Oy, nakakapanibago to. Nagkaroon din ng himala ang tatanga-tanga nating number one senador na si, alam nyo na, si utol nating hudlom. Mukhang natauhan ata siya sa ginawang pagsampal sa kanya, pagtablaho ni Senate President Migi-Migi Subiri. Paano ba naman kasi ginawa niyang drama, pelikula ang Senado? Engot nga kung tawagin. Kaya hindi na nga siya in-inform, ba diba, ni Senate President Mig Subiri. Nilagay niya na agad itong si Sunny Angara dito sa constitutional amendments na kahit siya naman ang chairperson. Binaliwala na ho itong si utol nating hudlom. So ano na lang kaya yung magiging role, magiging kampanin diyan ni utol nating hudlom? Ano yan? Pinapasweldohan ka na lang ng taong bayan tapos wala ka din naman palang gagawin? Nakakaloka. Anyway, nawala na din ho ng respeto ang Senado sa kanya. So, pang paano lang ng loob, sumabay na siya sa Agos. At ito yung kanyang sabi. Kaya nga sabi ko, uy, nakakapanibago ng ating number one senador. Sumabay sa Agos. Wink, wink! Anyway, ito yung sabi. Yung mga senador guys na nag-yes to political changes but not in political provision is a whole. Si Robin Hood Padilla sa mga umoo. Sabi ba naman dito, magkakaroon na po ng bagong sigla ang ating ekonomiya tungo sa pag-unlad ng buhay ng mga Pilipino. Talaga nga naman, umayo na siya sa Agos. Kasi yung nauna niyang pinasa dito sa Senado is yung gawing 54 ang mga senador. Yes to charter change, tapos pinakialaman niya din yung political provision na dadagdagan ng senador. Ang 24 gagawing 54, magdadagdag ng 30, tapos papalawigin, papahabain ang termino ng vice-presidente at ng vice-presidente at ng presidente. So, walang umagree sa kanya. Lahat pinagtawanan siya. Diba? Tapos ngayon, umusbong na itong People's Initiative. So, ngayon, napasayaw na din, diba, ng cha-cha itong si Migi-Migi Subiri. Pero ito yung kagandahan dito, di ba? Kinuha na agad ni Senate President Migi-Migi Subiri without informing. Dito kay number one senator, itong si Sunny Angara, kinuha niya na agad sa constitutional amendments kahit yung mahawak, yung chairperson ng constitutional amendments ay si Robin Hood Padilla. Kaya si Robin, pampalubalog lang ng loob para hindi siya masaktan ng todo, abay, umuo na lang siya. Sumabay na siya sa Agos. Talaga nga naman, merong hiwala. Kasi ito yung way ni Senate President Miguel Subiri na gusto niya sabihin na ayaw namin ng tatanga-tanga, kaya kinuha namin yung lawyer. O, panoodin niyo tong video. Nakita niyo naman ata to guys, no? The President agreed with us that the proposal was too divisive and asked the Senate to instead take the lead in reviewing the economic provisions of the Constitution. In this way, we can preserve our bicameral nature of legislation. We have prepared a resolution now signed by myself, Senator Lauren Legarda, and Senator Sunny Angara on the economic provisions, amendments to the economic provisions of the Constitution. So with this, we had asked the majority members had asked Senator Sunny Angara to lead a subcommittee. Hi. On the Committee on Constitutional Amendments to tackle this particular issue. We chose Senator Sunny Angara kasi kailangan talaga natin dito ay abogado. So, with due respect, hindi ko pa nakakausap si Senator Robin Padilla. He's still abroad. But when he comes back, kakausapin po namin siya at magre-request po kami na kung pwede. Para dito sa usapin na ito, we will ask a creation of a subcommittee for this purpose. Diba? Yan ho yung way ni
Senate President Mig Sobiri na kailangan talaga namin dito yung magaling, hindi yung engot, hindi yung bobo. Kasi alam nga naman sabihin ni Senate President Miggy Sobiri na ayaw namin kay Robin kasi wala namang alam yan. E di, kumahol yung isa. Polite way to ni Senate President Mig Sobiri nang hindi masaktan slight, parang kagat lang ng dinosaur. Diba? Ito, para kay Robin Hood Padilla. Kasi totoo naman. Guys, imagine ha, sa 2 taon niya, bilang chairperson ng constitutional amendments, ano yung nagawa niya? Eh, halos nga ni isang senador walang umaagri sa kanya. Diba? Kahit nga mismo yung mga kasapi niya, mga DDS, walang umaagri sa kanya. Pinagtatawanan lang siya, para lang siyang hangin, or para lang siyang espiritu na hindi siya nakikita. Kahit nandyan siya, parang hindi siya nakikita. Kumbaga, dinadaan-daanan lang, parang basurang tinatapak-tapakan itong si Robin Hood Padilla. Kasi unang-una, nagmamagaling. Wala namang igagaling. Diba? Nagmamarunong, hindi naman marunong. Ang daming naging issue ni utol nating hudlom. Tapos yung recently, diba, na meron siyang pinasa na ano, tapos nakalagay doon, gagawin niya 54 ang mga senador, tapos papahalawigin niya ang termino ng presidente at vice-presidente. Sinong tangang, ano, ang papayag doon? Sinong hunghang? Diba? Tapos ngayon, may pa-post-post siya. Sabi niya dito sa kanyang post, basahin natin guys, ha? Pagkatapos daw ho ng 2 taon na sa akin ang Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, ang mga namuno sa Senado ay nagsulong ng bagong resolusyon para sa unless otherwise provided by law. So parang sinasabi niya na ang mga namumuno sa Senado ay nagsulong ng ganito ganyan, hindi man lang ako in-inform. Diba? Kumbaga nagdadrama na naman ho. Itong si utol nating hudlow. Tapos guys, pampalubalog lang ng loob, sinabi niya na umuuna na lang siya. Sabi niya, magkakaroon po ng bagong siglang ating ekonomiya tungo sa pag-unlad ng buhay ng mga Pilipino. Kasi yun lang naman talaga yung goal dito, guys. Economic provision, huwag papakailaman ang political provision, yung papahahabain ang term and length ng isang halal na tao. Huwag naman ganun. Diba? Pangit naman yun. So, ang mga umuupa pa din dito, si Sunny Angara, si Ming Gatchalian, si Lauren Legarda, si Senate President Miguel Sobiri, at madami pa. So, yes to charter change of open our economic, remove the 60-40 economic restriction para ho makakolekta tayo ng napakadaming investor, napakadaming trabaho, napakaraming taxes. Diba? Para maging first world countries naman tayo kahit papaano, hindi na yung napakahirap na bansa natin, poorest of the poor. Diba? So, ang isang namumuno, tinitingnan ang dapat gawin para sa kanyang bayan, yung ikauunlad. Kaya ganyan ho yung gustong gawin ni President Bongbong Marcos. Although si Romualdez ang nagsulong nito, diba? Kasi siya yung nagpauna ng People's Initiative, kasi nga hindi umagree una itong si Senate President Miguel Sobiri. Pero nang dahil nga kasama ho sa inamyendahan sa People's Initiative na pag-isahin ang boto ng senador at ng Congress, abay natakot ho si Miguel Sobiri. Kaya napasayaw na din siya ng cha-cha. Ay natakot siya kasi mawawala na ho ng saysay ang mga senador. Ma-abolish na ho ang mga senador. Parang na lang din silang mga hangin. Diba? Na walang silbi. Kasi gaano kadami yung Congress? 315. Gaano lang kadami ang senador? 24 lang. So diba, kapag ma-abolish, kapag umuo, kapag madami ang umagree sa People's Initiative, mawawalan ho ng saysay itong Senate President natin, ang Senado. Diba? So, buti na lang ho, pasalamat ako sa taong nasa likod ng ads ng People's Initiative Charter Change. Matalino kang bata ka. Naisahan mo si Miggy. But then anyway, maganda naman kasi may pagkaklaro na yung papakalaman lang dito is yung economic provision at hindi yung political provision. So, gets nyo guys? So anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mimalisha nyo at nagbabalag ulit para sa ating panibagong video.